guys, so for today's video, so tuturuan ko po kayo kung paano po i-recover ang inyong Facebook. So sa mga po sa mga nakalimutan po ng password, yung Gmail password po, kaya hindi po kayo makalag-in po sa inyo pong Facebook. So this video is made for you guys. At isa ka po doon na namumroblema kung paano niyo po itong kung paano niyo po siya ma-access ulit. So panoorin niyo po itong video po na ito hanggang sa dulo. Kayo sa inyong Chrome at i-search niyo po ang send valid ID to Facebook. Ayan, send valid to. And then pupunta po kayo dito sa confirm your identity. So dito po sa unahan, i-click niyo po siya. Ayun nga po guys, no. So ito pong type of ID set, Facebook accepts. So i-click niyo lang po ito guys, ito pong pangalawa, no. At yan, makikita niyo po guys, ito pong types of IDs that Facebook accepts. Now, ito po yung i-accept ni Facebook, no? Ito pong identity card nyo po. So, pag government IDs po, so, driver license, yung national identity card nyo po, yung passport, birth certificate, so, yun po yung mga government IDs. Yung mga non-government IDs naman po, is yung mga student card, yung library card, refugee card, employment verification, diploma, or loyalty card. So, yun po yung mga pwede pong identity card na pwede pong i-accept ni Facebook po, no? So, pag guys, no, take note lang po, no? Pag government IDs po yung pinasa nyo po, no? So, kailangan po at least one, isa po yung ipapasa nyo. And pag non-government IDs naman po yung ipapasa nyo po, so at least two po. So kailangan pong dalawa pong card po, no? Dalawa pong card yung ipapasa nyo po. Yes, no, kailangan po talaga na hingian po tayo ng valid ID po ni Facebook po, ano, kasi ito lang po yung way para ma-recover po natin, para ma-access po natin ulit ang ating Facebook po. So so dapat po guys, no, ang inyo pong ipapasa po na ID po is tugma po, ano, doon po sa dati po yung Facebook na gusto niyo pong i-recover, no. So dapat tugma po, ano, kasi i-review po yan ni Facebook, ano, kung magkatugma ba yung mga pangalan, yung address, yung birth certificate. So lahat po yun i-review po ni Facebook. So kung ang identity card niyo po at ang yung old Facebook niyo po na gusto niyo pong i-recover ay hindi po tugma. So hindi po iyon ma-access po, no? Hindi po iyon ma-access ni Facebook. So dapat po talaga is both na pareho po, dapat tugma po, ano. Ngayon po, ano, so kailangan na po natin magpasa po ng ating ID po. So dito po sa my choose file. So dito po, i-click niyo po ito pong choose files. At ayan po, ano, yung mga naka-ready po na inyo pong mga IDs, no po. Picture niyo lang po, and then kung saan man po yan naka-save sa photos sa gallery niyo po. So ayan, so kunwari po, no, ito example lang po to, no. So kunwari po ito po, no. So i-done lang po yan natin at pindutin po natin itong send. Ito po guys, o send. So iyon lang po. So yan lang po guys yung way or yung kaparaanan para po ma-access po natin ang ating Facebook po, no. So alam ko po na itatanong nyo po kung kailan po natin pwedeng buksan ulit ang ating Facebook. So sasagutin ko na po yan ngayon. So kailangan nyo pong maghintay po ng 30 days. Yes po, 1 month po, kasi kailangan pong i-review ni Facebook, no, yung pinasa nyo pong identity card nyo po, ano po, kailangan po niyang i-review kung tugma po sa at saka yung dati nyo pong Facebook. So you need to wait po guys ng at least 1 month po.
At dyan po mismo sa inyong cellphone, yung ginamit nyo po, dyan po magno-notif si Facebook kung okay na po. No? I-check nyo lang po palagi po yung notification nyo kung meron na pong notif po si Facebook. So yun lang po. No? I hope po na nakatulong po itong video po na ito po sa inyo. And I hope po na ma-access nyo na po ulit ang inyong Facebook. Thanks for watching, guys, and please do like, share, and subscribe po. Maraming salamat po. Bye!